kapuso, 15 araw na lamang at Pasko na. Ngayong high-tech na halos ang lahat, pati ang pagtulong sa kapwa, pwede nang gawing digital. Ganyan po ang naisip na paraan ng ilang magkakaibigan para makatulong sa mga frontliner. Yan ang kanilang online ambagan. Naging instrumento rin para matulungan nila pati ang mga pinadapa ng pandemya at ng bagyo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng pandemya, dumurog sa puso ng broadcast monitoring staff na si Tommy Sinyel ang isang larawan ng isang frontliner na gumamit ng plastic bag pambasura para gawing PPE. Sobrang nakakaawa sila. And at that moment, I really wanted to do something na parang gusto ko po talagang makatulong kahit sobrang liit po. Ang niyaya ko yung kaibigan ko na tara parang mag-ano tayo, donation drive. Kaya sa tulong ng barkadang sina Bem Zayas at Chris Rioja, kasama si Ginger na isang social media manager, sinimulan nila nitong Abril ang online ambagan. At para catchy, isa sa mga naging inspirasyon ang isang partikular na rumble sa social media. Uso kasi sa FB yung kapag kunyari may reklamo ka, sinasabi, ano ambag mo? Ito na, may online ambagan na. Umabot sa halos 37,000 ang donasyong nakuha nila sa loob lamang ng halos 3 linggo na ipinambili nila ng 250 face masks, 30 PPE suits, 500 surgical gloves, 4 galong alcohol at 25 lab gowns para sa mga healthcare worker ng isang ospital sa Maynila. Nakakataba po ng puso ma-realize na sobrang daming tao pong gustong tumulong na parang naghihintay lang sila ng channel to contribute their help po. Ang online ambaga nila, dinala na rin nila sa mga jeepney driver. Sa loob ng 3 linggo, mahigit sa 76,000 pesos ang kanilang nalikom at ipinambili ng 172 grocery packs para ipamahagi sa mga jeepney driver. Maging ang aktres na si Emmanuel Vera, sumama na rin sa online ambagan. The reason I found online ambagan such a worthy cause to support is because I saw that they were caring for a community that is not only marginalized but also neglected, which is the displaced jeepney drivers who have been so hard hit. Noong una, kalahati ng kita ni Emmanuel sa panindang cookies ang kanyang pinledge. Pero kalaunan, sumama rin siya sa mismong pagbibigay ng tulong. The jeepney drivers were immensely grateful. They were so cooperative, willing to adhere to all the guidelines. They were patient, like they observed social distancing and constantly reminded each other to do so. Ang kanilang tulong, umabot na rin sa mga biktima ng bagyong Ulysses sa Cagayan at Rizal. Kahit anong mangyari, kahit anong nangyari, malinaw sa kwento ni na Ginger at Tommy na kahit sino, may kaya o hindi, basta may pusong gustong tumulong, kayang-kayang magbigay saya sa kapwa. At kahit sino, sa totoo lang, kayang-kayang siguruhin na tuloy ang Pasko. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.